Akala ko okay na pag narinig ko, na-receive ko yung message niya. Pero may iyak pa rin. Kasi from the beginning, na-notice ko yung mga signs and symptoms. 18 months pa siya. Hindi ko lang siya sinashare sa social media kasi ayokong tangungunahan. Kasi may mga taong ganun sila mismo yung mag-diagnose sa anak mo. Good morning guys, welcome back to our channel. So yung mga susunod mga clips na mapapanood nyo are quite old videos na, hindi naman super old pero parang nasa 1 month ago pa ito yung videos na to. And the reason for that is because parang as a mother, inamnam ko pa muna nung husto yung diagnosis ng bunso ko. So I'm gonna be talking about my son's assessment. I'll get you through yung assessment ni AA para sa autism. So, for those who doesn't know me, I'm Charo McQueen. I make daily vlogs in the past probably 10 years. And I am in an interracial marriage. Yung asawa ko po is British. Ako po ay Filipino. I have 2 kids, Lily and Aiden. So, si Lily is now 6 years old and si Aiden is 2. So, isang babae, isang lalaki, and yung bunso namin is a pandemic baby, meaning we had him during the pandemic. He was born in 2020, in December, and we found out that I was pregnant sa kanya, I think May ng 2020. So, backstory lang, when AA was 1 month, no, not even 1 month, when AA was, I think, 2 weeks old, nagkaroon siya ng pneumonia. Ilang beses namin siyang dinala sa doktor ng time na yon with everything going on, COVID, you know, during pandemic. So, medyo mahirap-hirap. Yung parang yung mga struggle namin during the time nung buntis pa lang ako to giving birth to him, to after I gave birth to him, you know, nagkaroon siya ng pneumonia. And so he had to use parang nebulizer for almost a month. And then, after that, parang around 3 months, we had to fly to Dubai. Dapat to pick up Daddy Phil lang kasi yung asawa ko during pandemic nga nagka-problema before, mas naghigpit yung Pilipinas sa pagpapasok ng foreigner kahit may asawa. So kailangan ko kuha ng visa on the country kung saan saan nanggaling, which is dun kami nakakuha ng visa noon sa Dubai. And to be able to come back here, kailangan kasama yung asawa. So yun yung parang pinaka-backstory nangyari. So I have to go to Dubai, tapos pick him up and then go back here. So twice namin kailangan gawin yon. But on that time, nung kasama namin yung mga bata, we decided na we'll just stay in Dubai. Since okay lang naman mag-renew the tourist visa every 3 months. So we end up getting a visa, mag-resident visa, for another 2 years. So nag-stay kami sa Dubai for 2 years. So Aiden spent more time in Dubai than dito sa Pilipinas. So, in Dubai, backstory din. Tuloy-tuloy tayo sa backstory. Since nga 3 months siya nung nagpunta kami doon. Sa Dubai kasi, yung pinagsistayan namin para siyang, is an apartment. So, building siya, walang. May mga kapitbahay, pero mga ginagawa naman kasi ng mga tao sa Dubai, puro trabaho. Walang bata doon sa building namin. So, kami lang. Nakakita lang kami or nakakausap ng ibang bata kapag nagpupunta kami ng park. And sometimes, hindi kami nakapunta ng park kasi sobrang init. So, maraming, you know. So, the whole time, the whole 2 years na nandun kami, ang madalas na nakakasama niya lang is ako, si Lily, at si Daddy. Si Daddy bihira pa every other month pa umuwi dahil sa trabaho niya. So, kami-kami lang. So, we realized na parang around 1 year old, noon ko napansin na parang okay, hindi siya ganun ka-interesado on socializing with other people. Unlike with Lily kasi, makukompare mo kasi talaga. Si Lily super friendly. Makita niyo yung bata though. From there, gugulat ka lang katabi mo siya. Next time, nandun na siya, kausap niyo na yung bata. With Aiden, he's different. He just stay there. Ayaw niya makipaglaro sa ibang bata. And then doon na unti-unti yung lumalabas yung mga signs. Hindi siya tumitingin, lumilingon kapag tinatawag yung pangalan niya. Hindi naman siya nagtitiptoe. Sometimes pag excited siya mag-hand flap, pero super short lang ng period din. Parang it was parang nasa 4 months lang. Nagtagal na nag-hand flap siya pag excited.
Minsan kapag sama, show me excited, gumaganyan pa siya. Kasi yun yung excited para sa kanya. Basta may mga ganong signs siya. Pero super light lang naman, hindi matindi. He talks, pero hindi siya nagmamamat, nagdadaddy nung mga time na yon. So, dun namin napansin na okay, may iba. And then, umuwi kami dito sa Pilipinas na nakaraan. And parang nasa ano lang naman yun, isa o dalawang buwan. Ata, parang nasa isang buwan lang kami dito sa Pilipinas yung time na nagbakasyon. Dapat actually dito na mag-aaral si Lilo ng time na yun. Dumating na yung aking pamilya, hindi na makachika. Anyway, so dapat dito na kami titira ng time na yun. Kasi nga, napapansin ko na okay, medyo iba. At least dito sa Pilipinas, if ever nga na... Let's say, ma-diagnose siya, mapapa-therapy siya dito. Doon kasi, medyo mahal yung assessment sa Dubai. Parang nasa 7,000 yung assessment nila. So, mahal. Sa Philippine peso, parang nasa 100K. So, dito, kahit paano, mas ano-ano. So, nandito kami. So, dinala ko siya sa pedia niya. Nalaloka ako. So, noong time na yun, wala pa akong alam. Di ko alam kung saan ko siya dadaling, kung saan ko siya mapasas. Wala pa akong alam na gano'n. Saktong-sakto, meron siya nung parang, ano, bakuna ata yung time na yun. So, dinala ko siya sa pedia niya. Tapos, sinabi ko yung concern ko kasi gusto ko may refer kami. Tapos, ang batang ito, nagpasikat siya, mami. Yung mga hindi niya ginagawa sa bahay, ginawa niya na. Pag tinatawag siya, lumilingon siya. Yeah. Tapos, nung kinakausap siya, ayaw niya makipag-usap, pero tumingin siya sa atin. Sabi niya, mama, tinatawag niya ako ng mama. Hindi na gumama yan ng time na yun. Tapos, nung gusto niya na umuwi, nagsabi na siya ng baway, tapos nagkumaway. Eh, hindi naman ito kumakaway noon eh. So, talagang sabi ng doktor niya, parang feeling ko naman hindi. Sabi niya ganun. So, instead na kaya sa i-refer kita, antayin mo muna. Mag-antay ka siguro mag dalawang taon siya. Kasi noong time na yon saktong-saktong isa't kalahating taon siya. Hindi ko alam na mararamdaman ko noong time na yon kasi, syempre, matutuwa ko kasi sana nga totoo yung sinasabi niya. Pero at the same time, alam mo na may mga doubts ka na parang hindi talaga eh. And at the same time, ang gusto ko malaman kung meron or wala. That way, matutulungan ko siya. So, ito na. Bumalik kami ulit sa Dubai na time na yun. Kasi nga, wala pa kami nakikita na saktong, na, alam mo yun, swak na eskwelahan para kay ate. Basta, nung time na yun, mas okay lang para sa pamilya namin. So, bumalik kami. And then, recently, parang mga April, umuwi kami ulit dito sa Pilipinas. Dahil sa stop na yung trabaho ng mister ko. Tapos, number one yun. Tapos sabi ko sa kanya, since ganyan yung sitwasyon, parang wala na kami reason kung bakit kami nasa Dubai. So, habang nandun kami, humanap kami ng school para kay Lily. Minahanap kami, mas okay. And at the same time, napansin ko na parang walang improvement kay Bunso. Hindi pa rin siya kumakaway. Ayaw niya pa rin makipaglaro sa ibang bata. Nag-aaral naman siya. Natuto siya magsabi ng mami, nung 2 years old siya, second birthday niya. At talagang tumitingin siya sa akin. Tapos, mami, gumagano lang siya. Pero parang hindi niya alam yung meaning nun. At hindi niya alam kung para saan. So, sabi ko kailangan mapacheck na natin. Ayoko mag-antay hanggang later on pa. So, ayun. Anyway, so yun na. Nag-decide kami, bumalik kami dito sa Pilipinas. And yun ang napansin ko, unang buwan pa lang namin dito. Since dumarating yung mama ko, dumarating si Tita Sasi nila, dumarating minsan, bumibisita yung mga kapatid kong lalaki. Mas maganda yung improvement niya na nandito kami. Plus, naipasok ko siya dun sa summer class, diba? So, yung ibang teacher, meron siya pinipili lang na teacher, pero nakikipaglaro siya. Tapos, natutuwa ko minsan, meron siyang teacher na magsasabi na, sila Aiden po nakipaglaro sa isang bata. Pero yun lang yung bata na gusto niyang kalaro. Pero at least nakipaglaro siya. So, yung mga ganong improvement. So, sobrang nagagalak ako. Natuto na siya mag-mami, mama. Alam niya na pag tinatawag niya yung daddy niya. Alam niya na kung para saan yung daddy. Tapos, minsan pag naglalambing siya, dada yung tawag niya. Tapos, pag may kailangan siya, nagsasabi siya. Anyway, so fast forward, nandito na kami sa Pinas. Doon ako nagkaroon ng chance na magtanong-tanong sa mga kakilala ko na kung saan nila pina-assess yung anak nila, ganyan. So parang pagdating namin dito, nakapagpa-schedule kami agad. So tatlong buwan kami nag-antay kasi mahaba daw talaga na yung pila ngayon. Since maraming mga bata are pandemic babies or nagkaroon ng, alam mo yun, parang iba, parang mas sumaas na yung awareness at yung cases, parang gano'n. So since mahaba nga yung pag-aantay namin, no, yung 3 months na yun, ang laki na naging improvement niya. Lalo pa sa tulong na pumapasok na siya sa school. So parang nung time na bago kami magpunta para ipa-check or ipa-assess,
ang nangyari is, hindi na namin sure kung ano isasabihin namin sa doktor niya. Kasi nga, sobrang nag-improve na siya. So talagang hindi na, yung mga concern namin, hindi na siya, parang hindi na siya concerned kasi nagagawa na niya. Pero dahil nga nag-antay kami ng ganong katagal, sabi kong ganon, punta pa rin natin para malaman natin at least hindi tayo mag-worry kasi baka may magbago na naman kasunod na buwan, tas mababa, di ba? Para mapupush back. So, ito na yung clips. Ito yung nangyari nung araw na yon. Good morning! Welcome back to our channel. Today is a very big day para sa family namin. Dahil today is yung araw na nakaschedule si AA for his assessment. Actually, assessment niya dapat sa 26 pa. Kaya lang nag-message ako sana kung may mas maagang slot, let me know. Ganito-ganyan. Kasi we will make time for it. And then nag-message sila about a week ago. For those who doesn't know, and alam ko maraming hindi alam pa, kikita ko na ng signs si AA ng autism for I don't know how long na. Siguro parang nasa, ano pa lang siya, nakikita ko na nasa, nung 1.5 years pa lang siya. So when we went here sa Pinas, dinala ko siya sa kanyang pedia, and during check-up yun, pero check-up ko siya kasi meron ata siyang bakuna, etc. ng time na yun. Tapos, nabanggit ko sa pedia niya. Eh ngayon, 2.5 na siya, medyo napatagal-tagal kasi nasa Dubai nga kami nakatira, diba? Tapos sa Dubai guys, medyo mahal. Parang 7,000 yung assessment doon. Dirhams. So, times 15 sa atin yun yung presyo niya. So, medyo mahal siya. So, hindi namin ma-push. And nung time na dapat i-go namin, it was like parang the same time na nakapag-decide kami na umuwi. Anyway guys, nakaraan pa namin to siya binook. Kaya lang mahaba daw talaga yung pila ng pagpapa-assess sa developmental pediatrician kasi maraming mga bata ngayon na may speech delay, nakakakita ng signs ng autism and all that, and ADHD at iba-iba pang mga parang late doon sa development nila. So ayun. So si AA, honestly, after Dubai, nag-improve si AA ng bonggang-bongga dito. Pag dinawag ko siya, Aiden! Aiden! Hi! I love you! Oh, tumitingin siya, nag-I love you siya. Tapos pag may gusto siya ipakita, tumitingin siya sa akin sa mata. What? Sit down here. No, Daddy will sit down here. Yeah, Daddy. Not Aiden. Yeah, Daddy went bye-bye. There he is! Sorry po. Okay. So meron kami conversation na nag-uusap kami ng dalawa. So parang yung mga unang napapansin namin yung delay sa kanya, hindi na. Sobrang bongga na niya kausap. Kaminigon siya, tapos napapretend play na siya. Surprise! Mga bagay na hindi niya ginagawa noon. So ayun. Stick you in a tree and leave you there all day. Adios. Then you walked away. Ito na kami. Oh, there's a Jordan. Phil, there's a Jordans. Let's get some coffee muna. Say thank you. Come on, let's walk. Let's try to find it. Hold Lily's hand. Lily, hold A's hand. Good job. So cute. Ang cute naman nila together. So cute. Tapos lang ng assessment ni AA, and we've got meron na siyang pressing
And yung kanyang present working impression is he is on the spectrum and level 1. So how I felt about it, hearing it from the dev ped of obviously, akala ko okay na pag narinig ko, na-receive ko yung message niya. Pero may iyak ka rin. Kasi from the beginning, na-notice ko yung mga signs and symptoms. 18 months pa siya. Hindi ko lang siya sinashare sa social media kasi ayokong pangungunahan. Kasi may mga taong ganun, diba? O papangunahan pa yung doktor or yung magulang sa, na sila mismo yung mag-diagnose sa anak mo. Ay, ganito yan. May autism yan. Ganito yung anak mo. Kasi hindi siya ganito. Hindi siya ganyan. Ayoko lang na mapangunahan. So, gusto ko matapos na mo. Kaya so, anyway, uwi na kami. Chika tayo later. Kasi kailangan ko ng ways. Wala tayong ways, mga me. Wait. Where's the no? Ayun pala si no. Yeah. Good job. Say hello. Hi. Are you showing them? I'm showing them. Yeah. Silly face. Sad face. Angry face. Happy again. Funny. Run. Run. Rabbit. Wow. Hello guys. So this is a different day na naman. Parang since the assessment, ano na, it's been 6 or 7 weeks since yung assessment ni AA. And hindi ko, parang feeling ko, watching yung vlog kagabi, parang feeling ko hindi ko siya fully na-explain sa inyo kung ano yung diagnosis. So basically, yung diagnosis niya, meron 6 na test na ginawa sa kanya during that 1 hour, and yung 5 doon na surpass niya yung parang ano siya, assessment siya guys kung yung development ba niya is tama sa age niya. Yung 5 sa mga test na yon above, parang advanced siya. Yung sa motor skills, yung mga ganyan-ganyan, yun sa intellectual, matalino siyang bata. So, pang 3 years old and up na yung kakayahan niya sa mga bagay-bagay na yun. Tapos meron lang isa na hindi, na medyo delay siya, which is yung social skills niya. So, tama yung na-feel ko in the very beginning na social skills yung kailangan ma-improve for AA. So, yun sa diagnosis ng media. So, after the assessment, ang sabi nung impression nung DevPed is that AA has level 1 autism. Level 1, yes. Which is the mild autism. Do you want one more? Why? Tickle. So, ang sabi nung... Clap your hands. Your turn. Like that. Yes. That's where clapping our hands. So... Stomp your feet, okay. You are stomping your feet. Good job. Shout away. And yung development na kailangan namin pagfocusan is yung socialization. So, sa pakipag-socialize. So, yung sa speech therapy, he doesn't really need it. Pero sabi nung pedia, it's best kung gagawin pa rin natin at least once a week. So, meron siyang kailangang speech therapy once a week. Tapos, OT or yung occupational therapy has to be 2 to 3 days a week. Oh, 2 to 3 times a week. So, we are still looking for therapy centers around the area, around our area. Binigyan niya kami ng list kung ano yung mga malalapit sa amin. Kaya parang since
taga Bacoor kami, akala niya doong part ng Bacoor. So puro taga parang sa medyo malayong part yung mga lesson na bigay niya. I should have told her na mas malapit kami sa Alabang. But ayun, humahanap pa kami ng mga therapy centers for AA. Tapos in-advise din kami na ipasok namin siya sa preschool. Medyo bata pa siya, 2 years old pa lang kasi si AA. So ang advice talaga na pagpapasok sa preschool is dapat mga nasa 3.5 or 4. So humahanap pa kami ng school na pupwede yung age niya. And then ipapasok namin siya. Sabi, since nakakakita kami ng improvement sa kanya while he was in preschool, ayun, advice sa amin na ipasok namin siya sa preschool talaga. Yeah. You wanna go to school? Sit down. Wow, you're so... Oh, Peppa Pig is sitting down. Good job. Sit down there. So, kanina, nag-message na ako doon sa isang school na nakita ko na po pwedeng parang pre-nursery na tinatawag. Very short lang yung time nila sa school. Parang 2 hours lang. Tapos 3 times a week. But at least, meron siyang oras with other kids. And then, ayun, mamayang gabi yun naman yung gagawin ko. Humanap ng therapy center for him. But, so far, it's a lot. Parang, mas nagkaroon lang kami ng parang understanding at liwanag kung bakit ganito yung why he is being the way he is, you know. Through the help of therapy, makakatulong yun sa kanya ng gusto. So, sobrang happy namin na, obviously not happy na he has autism, but happy kami that we now know what to do. We now know na we can, you know, that we can help him. Kasi without knowing kung ano yung nangyayari, we cannot help him. And sobrang swerte ko sa asawa ko na maintindihan. Sobrang swerte ko sa kanya na he is willing to go through this with me. And hindi niya ako parang, alam mo yun, na parang hinusgahan na, ako ba, you're just thinking too much. Or parang, you're acting crazy na hindi, you know, parang hindi niya ako ginudge na gusto ko ipa-assess si AA. Kasi I know a lot of people na kapag, you know, yung misis yung nakakapansin ng mga red flags, tapos nababanggit nila si mister nila. Nagagalit yung mister nila na parang, hindi yan, baby pa yan. Huwag mong umusipin na ganyan. Yung ganon. My husband was never like that. He was like, okay, how can I help you? And how can we help him? Ganon. So, sobrang swerte ko sa asawa ko. So, we went through this together. I didn't have to go through it alone. And less yung worries kasi alam ko na may katuwang ako, na may masasabihan ako. Parang feel, ganito yung nangyari kanina, ganito, ganyan. Yung meron ako na sasabihan. And then, willing siyang makinig and willing siyang makipag-usap. Does that make sense? Kasama ko na si Daddy. So, anyway, ayun po. Sana itong vlog na ito is makatulong dun sa mga taong kagaya ko na nasa ganitong journey. Yung pinaka main purpose nito is to help you guys not feel alone. Because we are not alone. You know? And I hope you get your support system that you need, the love and understanding that your child needs. I hope we all get that. And also, para doon naman sa mga hindi nag-go through ng ganitong challenges, ng ganitong journey, you're super lucky. And I just wish and ask for one thing. Let's all be kinder. Let's all be more understanding. I just want to remind you guys to be more kinder and understanding sa lahat ng mga nakasalamuhan nyo. Kasi you have no idea what you're going through. So yun lang po. Have a great day, mga me. And salamat po sa panonood.